Hello mga kachika! Welcome to my channel! Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-upload dahil medyo busy po tayo sa mga ginagawa natin na ibang trabaho. So, nandito po ako ngayon. Gusto ko lang ma-share kung paano ang makeup, tamang makeup application. No? Hello mga kachika! Kung bago pa po kayo sa aking channel, mag-subscribe po kayo. At pindutin po ang notification bell at para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ito pong content na to ngayon ay nice ko lang talaga pong ma-share itong aking talent sa pagme-makeup. So, paki-comments na rin po down below kung ano po ang gusto niyo sa matutunan about makeup. Paano po, comments na rin po kayo kung nasatisfied kayo sa aking makeup application, kasi may kanya-kanya po tayong paraan paano mag-apply ng makeup sa ating mga mukha. So ngayon sa araw na ito, paki-likes na rin po at saka i-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan, ha? So, ito po, bago po tayo mag-apply ng ating makeup, so, kailangan po ay siguraduhin nyo po na makagamitan nyo ng toner ang inyong mga mukha para po sa excess oils ng ating mukha, para maalis po yung mga excess oils ng ating mukha. O, kailangan po kung gumamit ng mga toner, no? So, yung toner naman na yon, hindi po kailangan na mamahalin din. So, yung toner naman, kahit mga Eskinol or mga cleansing toner, ano. So, ayan, na to. Kasi ang toner po, kailangan po yan siya sa mga oily face, na. Kasi madali po nating i-apply ang ating foundation. So, ang next step po ng ating makeup application, so natoning na natin ang ating mukha. So naalis na natin mga excess oils, ano? So ito po yung magka-conceal po tayo. So ito po i-concealer po natin yung mga dark spots ng ating mukha. Ayan po, ha. Meron po tayong mga skin blemishes dito. Mga skin imperfection. Kasi gawa po yan ng mga UV rays, no? So, kailangan po UV rays natin. Kailangan po ma-erase po natin yan. For example po, meron tayong pupuntang party. Tapos puyat po tayo. So, kailangan po natin ng concealer dito sa ilalim ng ating mata para at least yung mga hindi po ma-emphasize yung ating mga eye bags, no? Kung meron man tayong mga eye bags natin. So ayan po, so na-hide na po natin, no? Na-hide or na-conceal na po natin ang mga parting dark sa ating mukha, no? Kailangan kasi pantay ang skin tone natin kapag nagme-makeup, no? Wala pong talagang mga skin imperfection. So nakokorek naman po yan through makeup. Ngayon, kung gusto naman ninyo, kung nakakaluwag naman po kayo, edi pupunta po kayo sa inyong mga dermatologist para maalis yung mga skin imperfection niyo. Ayan. So, tapos na po tayo nag-concealer na. Ito po yung kina-concealer natin. So, ngayon, ang susunod po natin gagawin ay maglalagay ng ating foundation. So, ang foundation ko po, ang nakasanayan ko pong gamitin ay cake foundation. So, ito po yung foundation na to. Good for mga skin, oriental skin, no? So, mga Asian or oriental. Para po doon, huwag po tayong masyadong mag-stick ng foundation na masyadong ginagamit sa western countries. Kasi, sila po kasi matapang, hindi ko naman sinasabing matapang, pero mas fit po sa atin ang mga gawa ng Asian countries ang ating foundation. So, itong foundation po na to ay
napakaganda para sa Filipina skin. Yan. Yan. Ang foundation na to. So, hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang liquid foundation. Kaya lang kasi ang liquid foundation, kung ikumpara sa cake foundation, mas madaling i-apply ang cake foundation kaysa liquid foundation. Kasi ang liquid foundation, maglalagay ka pa dito sa kamay mo bago mo i-apply sa mukha. So, kung nagmamadali ka di, cake foundation na po ang ilalagay natin. Ayun na po ha, nakikita nyo na po yung transformation ng ating paglalagay ng foundation. So, pantay na po yung ating skin tone. Yan. So, yan. Alalahanin po natin lagi, kapag tayo po ay nag-foundation, so, ito pong leeg natin, this is a neck part, no, sa ating body, ay yan po ang dapat magkakulay, no. So, it must be, ano, uniform, no, yung skin tone sa mukha at ang itong neck natin, no, itong leeg natin. Yun po yung importanteng, kung halimbawa po kasi, kahit po naka-backless kayo, naka-haltered kayo ng damit, ang importante pa rin po ay yung leeg kasi ito yung pinakamalapit. This is a closer part of our face, na? So, ayan, tapos na po tayo. So, maaari lamang po nating dampian ng pwedeng cotton or tissue ang ating mukha para lalong maintak po ang ating foundation. Ayan po, lagyan natin. Pwede rin po, optional po yan. Pwede po nating lagyan na i-dump ng tissue ang ating mukha na yan. The entire face para lalong dumikit ang ating in-apply na foundation. Maiwasan po ang oily skin at saka mas saradong-sarado na po ang ating pores. So, try a little closer look, no? So, very close na yung ating pores, ano? So, it's time na po to apply eyeshadow, na? So, sa eyeshadow, magsisimula po tayo sa eyeshadow. So, ang una po natin i-apply sa eyeshadow ay itong highlight. So, ito pong makeup na ginagamit ko ay from Neiman Marcos, no? Ito po yan, oh. Ang Neiman Marcos. Ito po yung niregalo sa akin ng aking kaibigan na mabait. Na customer namin si Auntie Asing na taga Green Hills siya. So, ayun. So, Neiman Marcos. So, maglalagay tayo ng highlights. Ayan, ha. Oh. Ilalagay natin yan, oh. Ano siya, ha? White color siya. So, ilalagay natin ang highlights muna dito. Entire, no? The whole part ng mata, no? Sa ibabaw. Ayun na po siya. Lalagay natin ang ating highlights. Hinahin po natin yan para lalong maging fresh looking. Ayan. Lalagyan na natin dyan sa pinaka ano ng nose. Kasi para kahit matangos ang ilong ninyo, pagdating sa makeup, kailangan, especially, may selfie-selfie po kayo. So, ma-emphasize na po yan, no? So, kailangan. So, ang sunod pong step ay ang paglalagay ng eyeliner. So, paglalagay ng eyeliner, hindi po din ako masyadong gumagamit ng stick, no? Yung eyeliner stick, hindi ako gaanong gumagamit ng ganon. So, pag naglalagay po ako ng eyeliner ay ano siya? Cake din, no? Cake eyeliner din ang ginagamit ko. Ang pahingin akong tubig. Cake eyeliner din ang ginagamit ko para sa ito, para sa ating paglalagay ng eyeliner. So, try a closer look, no? So, flawless na yung ating bandang mata. So, since gumagamit po tayo ng cake eyeliner, so, iwi-wet lang po natin ang ating eyeliner applicator. Ito, so, bahagya lang. So, maglalagay na po tayo ng, yun na po siya.
Una po nating lalagyan dito sa ibabaw ng talukap. Yan, very thin lang. Yan, nakikita nyo. So, very thin kasi para magmukha talaga siyang eyeliner pencil. Kasi ayokong gumamit din, nakasanayan kong gumamit ng cake eyeliner. So, ayan po yung meron na at ito wala. So, since chinky eyes ako, so, kailangan bubuhayin natin. Kasi ang chinky eyes parang inaantok lagi eh. So, bubuhayin natin ang ating mata. Ayan na siya. So, lalagay tayo ng eyeliner dyan. So, lalagay po natin. Medyo palabas po natin ilagay ang ating eyeliner na cake. No? Ayan na siya. Oh. So, ayan. Look at that. So, laging pataas na. So, maglalagay din po tayo ng eyeliner sa baba. So, bahagyan niyo pong babasain itong eyeliner applicator, no? Eyeliner brush. Ayan na po siya. Ilalagay natin sa baba. Maglalagay tayo. Kung hindi kayo sanay, practicein nyo. Pero kung kailangan magaan lang po ang paglalagay ng kamay nyo kasi nakakaiyak po ito eh. Medyo po kasi rough ang brush ng eyeliner. So, ayan. Lalagyan natin ng eyeliner. So, kasi itong cake eyeliner, limbawa, naluha man kayo, no? Hindi siya basta-basta mag-i-smear. No? Hindi siya masyadong mag-i-smear sa mata. Ayan. Kasi dumidikit po siya eh. Ayan, kita nyo po yan. So, ayan na, oh. Medyo buhay na po yung aking mata. Although kuyat po kami. So, kailangan i-extend natin yung paglagay para magmukhang almond eyes ang ating mata. Ayan. So, maganda na siya. Ayan, cake eyeliner po ang gagamitin. So, ang susunod po ay kung ano yung desired color nyo sa mata. Na? So, yung desired color ko sa mata is brown na lang kasi sa isa kong vlog blue yung ginamit ko sa isa kong vlog sa makeup tutorial kay Maris. So kukuha po tayo ng medyo brown violet siya. So, maglalagay ko po kayo dito. Dito po nyo ilalagay yung ayan. Ito na yung desired color nyo. Kung halimbawa ang damit nyo, inakaitim ako, pwede naman ako mag-eyeshadow ng violet. Ayan. Kunyari lang ha, girl ako ha. So, ayan. Ayan po yung application ha. So, violet po ito. Ayan. Ito po yung kinuha ko. Ayan o. Ayan. So, napakaganda. Since I love violet and blue, family of blue, yan. So, yan ang in-apply ko. Pwede namang brown, kung ang damit nyo brown, o diba? Or, halimbawa, ang damit nyo blue. So, pwede nyo applyan ng blue. Sa isa kong vlog na hindi ko pa po na-upload, abangan nyo po yon ay ang blue, no? Coral blue ang ginamit ko ka makeover ko kay Maris. So nakita niyo na po ang kaibahan, ano? Ayun, no. Ayun, so ilagay niyo muna ng ganun. Tapos pag nakalagay na po siya diyan, i-blend niyo na po 'yan. Upward pa rin. Ayun, i-blend niyo 'yan, ha. Ayun. Para buhay na buhay ang inyong mata. Yan na lang siya. So, simple lang po ako mag-apply ng makeup. Gusto ko yung pag may minikapan ako or ako, pag may minikapan ako, siya pa rin yung makikita nyo. Hindi yung ay,
nababago yung ikaw ba yan? Parang hindi na ikaw yan ah. So, ang maganda kasing naka-makeup, yung ikaw pa rin yung kaya lang gumanda, di ba? Nagkaroon ng transformation. So, lagi po natin ilalabas itong mga natitirang eyeshadow. Ayan po, ayan na siya ha. Ayan, try to closer look yan. So, ang sikreto po kasi sa eye makeup ay yung blendings, no? Kailangan, ayan na, ito na to eh, 1, 2, 3, no? 3 colors na itong na-apply natin, no? Pero pag lumalabas po, akala mo isang color lang, di ba? Ayan, nagiging, ayan po siya. So, dagdagan po natin to more dramatic color. Ayan na po siya. So, since kumuha ako ng violet color, so, papatungan ko po yung eyeliner ko na black. Mag-shading po ako ng yung violet din sa baba. Magsi-shading din po ako ng violet sa baba para magkukonnect siya doon. Para magkukonnect siya doon sa aking eyeshadow. Ayan. So, napakaganda po. Kung ang damit niyo black, so napakaganda po yung violet na color na ano nyo gagamitin nyo sa inyong eyeshadow. Ayan, si-shading nyo rin po ng violet dyan para mas lalong dramatic yung eye makeup, no? Si-shading yung ganon. So from singkit, no? From chinky eyes, so nawala na yung pagka-chinky eyes natin. Kasi okay, thank you, baby. Oh, later lang. Ay, just play na muna. Okay. Huwag mong sirain ang makeup ko, ha? Okay. So, no. Doon ka lang, be. Oh, just play na muna, be. Oh. Kasi itong apo ko, mahilig din siya mag-makeup. So, later na lang pagdalaga ka na, ha? Ayan. Pagdalaga ka na, may makeover na rin kita. Abangan nyo po yung makeover ko sa aking anak na dalaga. Yung ano, yung nireban ko po dati sa aking vlog. So, may makeover ko rin po siya. As a young girl, ang kanyang makeover. So, wala pa raw siya sa mood ngayon magpa-makeover. Kasi gusto niya, may talent piece siya, magmumukbang siya ng McDo. Nako. Yan na po siya, ha? Try a closer look. So, my next step is maglalagay po tayo ng nose line. So, kahit matangos ang ilong natin, pwede na tayong maglalagay pa rin tayo ng nose line para lalong ma-emphasize, ano? Lalong ma-emphasize. So, simple lang yan. Ito do, pwede kayong mag-dot-dot ng kamay para maging natural. Tapos nakalagay na siya dyan. Ayan. Ayan siya. Igaganon nyo na lang yan siya. Ayan. Para mabalance. Tapos igaganon nyo na lang siya. Ayan. O, tingnan mo. Ayan, di ba? Meron na tayong nose line. So, kailangan darker to. Darker. Para to make your nose slimmer. To make your nose slimmer. So, naging slim na po yung ilong natin. Ayan siya. Ayan na siya, try a closer look, no? Oo. Ayan na siya. So, slim daw masyado ang ilong natin. Ayan. So, ang my next step naman is, maglalagay na ako ng eyebrow. No? So, yung eyebrow natin,
medyo wag po kayo maglalagay ng eyebrow dito, dito, no? Wag dito. Ito 'yun, 'di ba? Ito yung pinaka normal eyebrow ko. So wag po tayong mag-alagay ng eyebrow dito kasi yung iba dito eh. So magmumukha ko kasi may sapi 'yun. So ang ganyan gawin natin, dito kayo magsisimula ng eyebrow. At saka ako ayoko masyadong ginuguhit ang eyebrow kasi I want my client it looks naturally. Yung akala mo lang may kilay sila pero wala naman. So ayoko yung guhit na guhit. Mas maganda pa rin yung lahat enhancing, no? Kasi very natural. Ayan. So kailangan mag-agwag nag-eyebrow ka, may ano ka, yung may contour, no? So from here upward stroke. Ayan, from here upward stroke and then pababa ang stroke. So ayan na po 'yan siya. So ayan. Ayan. No, so ayan, kabila naman kasi iwanan muna natin yung ditong part na, no. So since ano ayan po siya. Huwag ho tayong mag-eyebrow ng dito ilagay. Kasi, ano po eh, kapo tayong napupuses. Ayan. Ayan nakalagay yan. So, ayan na siya. So, kailangan may contour yan eh. From here sa kalahati, upward, no? Upward stroke. Ayan. Ayan, upward stroke po yan lagi. Tapos, pababa. So, nakagano. Ayan na siya. Ayan na siya, no? So, para po maging drama, ito pong wala, hindi po natin nalagyan. So, ibabrush na natin ang ating eyebrow pag ganun. Eyebrow. So, very natural, di ba? Hindi siya yung guhit na parang, ano, parang lintang busog. Ayoko nang ganun. Parang lintang busog. Tapos, always remember, wag po kayo maglagay ng eyebrow dito kasi magmumukha po tayong may sapi. Ano? Ayan. At saka nagmumukhang malungkot kapag dyan natin nilalagay ang eyebrow. So, ito kasi, di ba, na-brush na natin pababa. So, bahagi mo siyang ibalik dito. Ayan. Yung mga tira-tirang color, dito po yan napupunta sa sinasabi kong wag guhitan. Ayan na, nagpapansin nyo na. Ayan. So, kailangan lighter part ang ating eyebrow dito sa malapit sa ano. So, ayan na siya, ha. Ayan na siya. Ayan na siya, no? So, natural siya. So, kabila din gagawin natin. Ayan na siya. Ito yung pindot-pindotan natin. So, eyebrowhan natin. So, brush, upward stroke, and then down, upward stroke, then down, ayan, so ayan na siya, oh. Tapos, yung tirang residue nung color, no, ng eyebrow, ibabalik natin dito bahagya, ayan. Pabalik, no? Pabalik para magkaroon na ito ng shades. Di ba hindi natin ginuhitan yan? So, it must be lighter that part. Ayan, ayan siya. Huwag kayo, inuulit ko po, huwag kayo magsimulang maguhit dyan. Kasi, magmumukha po tayong may sapi. Ayan. Ayan na siya. Ha? So, ayan. So, okay na siya. Okay na. Ayan na siya. Oh. Try a closer look. Hindi ako hiyang sa ganyan. Oh. Try a closer look sa aking eyebrow. Ang sabi nga, wala talagang perfectong paglalagay ng eyebrow kahit sukatin mo pa yan. Kahit eyebrow ni Ate B talaga. So, ayan na po siya. So, yung mga konting
konting chika sa gilid. Sa ako po kasi, pag nagme-makeup po, ang pinakahuli ko sa eye makeup ko, pag minuhuli ko talaga ang pagme-makeup ko, yung kilay. Kasi pag inuna mo ang kilay, parang ang sagwa agad eh. So dapat ako ang tekniko sa paglalagay ng kilay ay pinapahuli ko talaga tong eyebrow. Kasi pag kilay na agad, wala pang ano. Nasa sa inyo naman kasi kung alin ang unahin. May kanya-kanya pong stroke, ano. Kung mas easier sa inyo na ang aking style ng aking pag-eyebrow ay yun, pwede nyong gayahin. So, pwede po kayong mag-comments down below sa aking comment section kung ano pong gusto nyong makeup na ipapagawa nyo sa akin. Or, pwede nyo rin po akong PM, no? Ayan. So, ayan na siya, no? Ayun na, totally ano na talaga yung sa eyes na. Totally made up na na yun yung sa eyes ko. A little bit finishing touch. Ayan. Ayan. So yung aking apo ay mahilig mag ano din eh, ng makeup. Okay na, so ano na tayo ngayon? The next step is blush on. So magba-blush on na po tayo. So ang gamit ko pa rin po ay ang Neiman Marcos blush on. Actually isang set 'yan eh na blush no, ay makeup. Huwag mo siyang kuanuhin biha. Huwag mo siyang kulkulin biha. Ayan pati yung makeup. So ito po 'yun no, ang ginagamit kong makeup is Neiman Marcos. Yan. So yung Neiman Marcos ang kumpleto na 'yan siya. So from Hollywood USA yan, lipstick, brushes, lahat ng kulay ng foundation, eyeshadow. So napakaganda po niyan kasi talagang hindi siya yung basta-basta nag-smear. Kasi po kahit ginaganon mo siya, wala po siyang nalalaglag na hibla na. So sa iba kasing makeup or for example ito, for example, yung nilagay kong highlight sa mata ko ito, kahit ginanon mo na siya, wala siyang nalalaglag na, wala, hindi siya powdery. So magba-blush on na po tayo. So inuulit ko po sa isang vlog ko kay Maris, isang makeover ko kay Maris. Dito po tayo ito po yung pinaka-pointer natin, yung tenga. So dito po tayo papaganon po natin ang blush on natin. Ito namang makeup na to, pwedeng party makeup, pwedeng commercial makeup. Pag sinabing commercial makeup, pwede tayong rumampa sa mall, yan. Yan, ganito. Pag party makeup, pwede rin ito. Kaya lang. Yan, pwede na to sa party makeup. Kasi kung rarampa lang tayo sa mall, tapos ganito ang makeup natin. Parang over. Parang may makeup din ako. Okay, okay. So, itong isa kong apo, nagwi-wish din siya i-makeover. Iba ka naman. Oo, din ako. Ayan. Baka naman masira yung kanyang ano. So, kung ang babae po, medyo malawak-lawak po ang forehead, no? So, medyo ida-darker po yan. Yeah, ida-darker niya sa blush on ang inyong noo. Para to make. Medyo mahaba na yung buhok ko ngayon. So, pag prominent naman yung ano natin, ayan pa. Pag prominent po itong jawline ninyo, parang
medyo hasta prominent yung jawline nyo para magiging slim siya. Bahagyan nyo po yung ilalagyan ng blush on dyan. Dito. So nagiging pointed nose na tayo. Maganda po 'yun sa mga selfie. Am-am. Picturean mo ako dito ha, para sa aking promotion sa April. Ayan po ha. Akala nyo. Alay na. Ayan na po yan siyang closer look. Flawless na flawless na. At na-emphasize ang ating cheekbones. Okay. So, hindi na tayong nagmumukhang payat. Kasi, na-emphasize yung cheekbones natin. Ayan. Ayan na siya. Tapos, syempre, pagkatapos nating mag-blush on, so, maglalagay po tayo ng pressed powder again. Para nagkakaroon ng mga contour ang ating mukha. Ito para hindi siya dikit na pulang-pula siya dyan. So inuulit ko kapag ang inyong medyo ang inyong noo ay medyo wide, no? So yun, idadark niyo yung itong part na to. The dark nyo. Ayan na siya. Ah, siya. Huwag mong kulkulin ha. Ayan na siya. So, meron na tayong contour, no? Tayong contour. So, pag prominent ang jawline, ayan, inuulit ko po yun. So, ayan na siya. Ang bilisan mo, pipicturean mo ako. Kasi ayaw niya mag, yung dalaga ko, ayaw niya magpa-makeover ngayon. Tinatamad. Kailangan daw may talent fee na ano. Imumukbang daw siya. Okay. Ayan na siya. Lastly, Anna, not but not the least. last, no? Ay, hindi pa pala. So, magka-carlash po tayo. Magka-carlash po tayo. Ito po. Meron po tayong carlash. Ako kasi, nagka-carlash muna ako bago ko ina... nagmamaskara muna ako. Oh! Sorry po. Nagmamaskara muna ako bago ko lalagyan na... bago ko ika-carlash. Ayan, so, nag-smear, medyo matagal-tagal na po ako hindi nakapag-makeup ng customer. So, mabuti ang bilis, oh. Ayan na siya. Hopefully, hindi siya magkalat kasi... So, bago ko po yan kina-carlash, ilalagyan ko muna siya ng mascara. Ayan, bago ako magka-carlash kasi nilalagyan ko muna ng mascara.
So, para mukhang natural, where is my Carla's baby ko? Para maging natural, pwede nyo rin painitan sa blower sa gaya ng pag may makeover ko kay Maris ito. Bago po yan, ayan. So, medyo natuyo na po siya sa hangin. Pwede nyo rin kung may, gusto nyo mainitan ng blower, mas mabilis po siyang mag-curl. Kasi, mainitan yung yung rubber nito. So, paray ko. So, mahirap po mag-carlas talaga. So, carlas mo. Siya. Medyo nakakaluha kapag medyo naiipit yung upper part ng mata mo. So, ayun na siya. Contour na yan siya lahat. So, ayun na siya. So, lastly, siyempre, pag-girl kayo. So, ito. Lipstick. Maganda yung ano ko. Okay. No. Just make up your own, ha? Don't touch anything. Gusto din niya kasi yung pa-makeover. So, kung hard shape na po ang labi natin, wag na po, di na po natin kailangan mag, lip liner. Kasi, my lips is naturally hard shape. Ayan na siya, oh. Wala na siyang kailangan ng, actually, may lip liner kaso, I don't need lip liner kasi my lips is naturally hard shape. As you can see naman kanina, wala pang lipstick yun. Yan siya. Stay away muna. So, talaga niya umiksena na magpa-makeup. Sige, go ahead. Go there. Yung aking apo, mahilig din mag-makeup eh. Yan na po yung finished product natin. So, ayan. Ayusin mo na rin konti ang buhok ko. ATV style ang bangs. Medyo mahaba na kasi. So, parang buhok ni Ate Vilma Santos. So, ayan na po yung finished product ng ating makeup. Ayan. So, bago po ako magpapaalam, so, huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga beauty and makeup tutorials. So, keep safe po and God bless. So, abangan nyo po ang aking next
vlog para sa isa pang makeover ni Maris at ng aking dalaga. Bye bye!